Okay, magandang umaga po sa lahat at welcome muli sa ating channel. So, nandito po tayo sa tanim naming okra na 40 days na wala nang itanim. So, mayroon na siyang bulaklak. Ayan. At mayroon na ring mga bunga. Ayan. Ito, may malaki na rito. Ito. So, ayan. So, alam naman natin na ang okra ay isa sa mahalagang sangkap sa pinakbet kasama ng talong, sitaw, kalabasa o iba pang gulay. At ito po ay isa sa mga paboritong kainin ng karamihan ngayon dahil sa kanyang benefit sa ating katawan. So, sa mga nagtatanim ng gulay, lalo na yung maliit ang ating kapital, pwedeng-pwede po ang okra dahil hindi ito gaanong magastos dahil hindi ito nangangailangan ng tulos o leteng katulad ng ibang gulay. At ito dapat itanim doon sa mababang lugar. So kung mayroon tayong mataas na lugar, mababa, ito po ay dapat ilagay doon sa pinakamababa dahil matibay po ito sa bagyo o sa baha. Kahit malubog ito ng isang araw ay hindi ito mamamatay. So sa karanasan ko, meron akong karanasan dati, nagtanim akong iba't ibang gulay. Dumaan ang bagyo at alam nyo ba na ang okra ang natira. At dahil bumagyo, tumaas ang presyo. So nakabawi ako dahil dito sa okra. So sa pagtatanim po ng okra, ang kailangan lang natin ay maayos yung ating pagkakalinang. So walang kadamo-damo. Para pag itinanim siya, hindi maunahan ng damo. Mas maunang tumubo ito bago yung damo. So sa pagtatanim, padala-dalawa lang ang pinakamaganda, dalawang buto. So pakikita ko sa inyo kung ano ang kaibahan nung dala-dalawa kaysa marami. So yung ibang nagtatanim, ang gusto nila apat, tatlo, ganun, walang limit kung ilan yung tumubo. Pero hangga't maaari, mas maganda kung gawin nating dalawa o isa lamang. So tulad ng nakikita nyo ngayon, iisang puno lamang ito pero ang dami niyang sanga. Ayan. So ayan, no? Isang puno lang din ito. Ayan, puro isang puno po yan. So kung dalawa, okay lang din, kamukha nitong isa, kamukha nito. Ayan. Pero tingnan nyo, ha? Ito medyo matamla yung isa. So, the best po talaga sa karanasan ko kung paisa-isang puno lamang para magsanga ng marami. So, at ang distansya niya ay dapat 30 to 40 centimeters. Ayan, yun yung pagitan. O, nakita nyo ito, dalawa. Ayan, may isang kasama, matamlay. So, magaling, alisin na. Ayan. So, ito po ang bagsak niya. 30 to 40 centimeters o hanggang 50 centimeters. At ang kanyang tudling naman, itong pagitan ng kanyang tudling ay dapat 1 meter hanggang 1.2. So kung 1 meter, lalo na kung makipot, okay na po yun. Para kung masyado namang maluwang, baka masyado naman damuhin dito. Kaya 1 meter to 1.2 ang the best na distansya ng tudling dito sa okra. So sa pagtatanim po ng okra, yung kanyang land preparation or bed preparation, kinakailangan bukod sa walang damo, pino, at ito po ay tinatanim hindi sa ibabaw ng plot. So kung tayo ay magtutudeng, medyo paibabaw na ganyan, dito po sa bandang ibaba siya tinatanim. O kaya sa plot surface, ang ginawa namin dito, katulad ng ginawa namin, naglagay kami ng leteng at inilagay lang namin yung buto. So wala siyang tudling, wala siyang plot. At saka namin unti-unting kinahig ang lupa para tumabon dito sa puno. Yan. Makikita ninyo, ito matambok na itong puno. So ito po ay flat surface. Unti-unti inilagay namin dyan habang dinadamuhan para tumibay ito. Kasi kung ito ay hindi tatabunan sa puno, posibleng mabuwal kapag malakas ang hangin dahil mabigat po ang kanyang ibabaw.
So ganito po ang paraan sa pagtatanim. Habang lumalaki siya, dinadamuhan natin, itinatabon yung lupa sa kanyang puno. So nakita niyo naman ninyo, matatag na siya ngayon. Ayan. So mataas na yung kanyang puno. So yung iba po nagpo-pruning ng okra, kami hindi kami nagpo-pruning kasi ang dapat talaga dumami yung kanyang sanga. Ayan, yung iba nagtatanggal dito, pero kami hindi. Kasi ang gusto ng mamimili, maganda yung kanyang yung bunga, makinis, parang kandila nila. So kung tatanggalin natin to at magtitira lang tayo ng isa rito, masyadong tataba yung bunga. So ang kailangan po natin sa okra, yung hindi masyadong malaki pero maraming maani. Kaya ayan, pinararami talaga namin ang sanga. Kaya kung makikita nyo ilan to is 2, 3, 4, 5 yung kanyang sanga. So meron siyang dito, kasama itong main, bali 6. So pag iti lumaki, bali 6 na piraso ang makukuha natin bunga. So magpo-pruning lamang tayo kung masyado ng malago. At ang ipo-pruning natin hindi po ang sanga, kung hindi itong mga dahong malalapad katulad nito. Sa ngayon hindi pa. Ayan. Para masikatan ng araw itong mga sanga sa ilalim para lalong gumanda ang paglaki. So bata pa po ito, hindi pa dapat ipruning. At okay naman kung tayo ay nakararaan naman dito ng maayos. Ayan, nakalalakad yung mga mamimitas, nakalalakad po ng maayos, okay lang na hindi ipruning. So sa pest management dito sa okra ay madali po ito kasi ito pag tinanim, ang pupunta lang dito ay whitefly at ang karamihan ay ang green leaf hoppers na makikita mo rito sa ilalim ng dahon. Pero sa ngayon nag-uulan po kasi kaya hindi siya masyadong inaatake at wala. Nawawala ang whitefly at ang mga hoppers kapag malakas ang ulan. O laging nauulan na. Yung tagaraw, yan, marami po sila. Siyempre, ang insecticide lamang dyan, marami pong insecticide para sa saking insect, para sa green leaf hoppers. So, sa ngayon, wala po, yan. Meron, konti lang. Yan, may lumilipad-lipad. Okay lang po yan. Kung konti lang, okay lang. Huwag lang grabe. Sa pag-aabono naman po, hindi masyadong kailangan ng abono ng okra. Basta't maganda ang kanyang dahon at green pa, yan katulad niyan, o malusog yung kanyang pamusuan o bulaklak, yan, bunga, ay okay lang, alali lang po sa pag-aabono. Ito ay 40 days na, pero minsan lang kami nag-abono at ito ay nilagay namin noong 20 days pa lang siya. So ang nilagay namin ay complete. Ang importante po kasi ay gumanda, laging maganda yung kanyang usbong. Kaya ang abono, naglalaro lang kami sa complete. At kung medyo umuurong na yung kanyang dahon, konting urea. Babalansihin po dapat ang pag-aabono. So sa pagtatanim po ng okra, kung gusto nating mababa ay mamunga na agad, itanim natin ng tagaraw. So pag tagaraw natin itinanim, hindi agad siya tatangkad, baka isang dangkal lang makakakuha na tayo ng bunga. Pero pag tumanim tayo ng katag-ulan na kasagsaan ng ulan, tumataas muna siya bago mamunga. Maaaring tumitas tayo sa banda rito. Ito po na itanim na medyo inabot ang pato ng tagaraw, kaya napamunga namin sa mababa. Ayan. Medyo mabababa ang kanyang bunga. Ayan, marami na pong bulaklak. So yun lamang po muna at pansamantala ako yung nagpapaalam sa inyo. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at keep safe po tayo ngayong pandemic. Thank you po sa inyong lahat.